Walang tigil si Renzo Bando sa pagpapasaya sa mga local fans at talagang performance level ang binibigay niya sa mga local Filipino basketball fans at nasisiyahan naman sila sa performance ni Bando. 360 dunk ang ginawa nila kay sa play na ito at kitang kita ang saya na kanyang naibibigay sa mga Filipino basketball fans. Ginebra laban sa Meralco Bolts ang laro ngayong araw at nasa playoffs na nga tayo. Best of 5 ang serye natin at RG Abarrientos maganda-ganda ang nilaro para sa team ng Ginebra. Maging sina Justin Brownlee at Scotty Thompson talagang umarangkada sa opensa. Hindi sila mapigilan sa pag-atake sa basket, nakakalusot at iniiwan ang depensa ng Meralco Bolts. Justin Brownlee nga rin at Scotty Thompson kasama sa Strong 12 Hilas players ni Coach Tim Cone, kaya kabisadong-kabisado na nila ang sistema maging ang kanilang chemistry ay solid na nga rin. Kaya naman nasa high level ng laro sa basketball ang kanilang naipapakita sa laro. Nakauna ang Barangay Ginebra sa panalo sa Best of 5 Series Playoffs laban sa team ng Meralco Bolts, at alam rin naman natin na matindi ang team ng Meralco kaya posibleng makabawi ang Bolts sa kanilang next game at mahaba-haba pa ang serye. Pwede pa ngang mauwi ito sa Game 5. Mapapalaban nga lang ng gusto ang mga Gilas players natin simula dito sa playoffs ng PBA: Scotty Thompson, Justin Brownlee, Japit Aguilar, Chris Newsom, Junmar Fajardo, Seiji Perez, Calvin Oftana at iba pa. Tapos susunod naman kaagad ang second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Ito ang kagandahan ng pagkakaroon ni Coach Tim Cone ng isang solido halos kongkreto na listahan ng mga players na kung saan sila-sila ang magkakasama palagi sa bawat FIBA competition. Dahil tuloy-tuloy lang ang improvement ng team, walang problema sa chemistry at ensayo dahil sila-sila pa rin ang mga players yung dating magkasama sa previous na laro ng Gilas, at konting run lang sa practice ay babalik kaagad ang amuyan ng mga players at yung sistema. Titignan lang nila kung meron ba silang itadagdag na mga plays o adjustment ng konti para sa kanilang susunod na kalaban. Kay Soto at Kushigaya, handa na sa preseason game at wala rin tayong masabi sa laro ni Kay dahil na rin sakita naman ang kanyang offense at depensa sa loob ng paint, solid na solid, at naipakita niya kaagad ito sa kanyang bagong team na Kushigaya Alphas. Kaya nga rin ng Kushigaya na makipag-compete dito sa Japan B1 level, at tandaan natin na bagong promote ang team na ito mula sa B2 ng Japan B League napunta sa B1. Goal nga rin ng Kushigaya ang top 8 team sa B1 kasabay na rin ng Mithiin, na ipakita na nabibilang sila sa level na ito ang Japan B1 B League. Marami ang nag-aabang sa laro ng Gilas laban sa team ng New Zealand, at malapit na nga natin itong mapanood. Magkakaroon ng mahigit sa isang linggong break ang Japan B League para magbigay daan sa FIBA Asia Cup Qualifiers second window, at maging ang PBA nga rin ay saktong tapos na nga pagdating o bago ang mga laro ng second window sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Renzo Bando, inaabangan na nga rin ng mga Pinoy basketball fans kung saan nga ba siya maglalaro, lalong-lalo na at pasimula na nga ang regular season sa Japan B League. Ganon rin naman ang KBL. Pwede pa rin na mapabilang si Renzo Bando sa isang KBL team o Japan B League team, yun nga lang maghahabol ito sa ensayo, sistema at chemistry ng team. Ang kalakasan ni Renzo Bando ay ang kanyang pagiging athletic, at nagagamit niya ito sa opensa maging sa depensa. Huling naglaro si Renzo Bando para sa team ng Strong Group Athletics na kung saan champion sila sa Jones Cup, at dagdag na naman ito sa kanyang magandang basketball resume. May Jones Cup champion, KBL champion, East Asia Super League champion at KBL Slam Dunk champion. Iba pa riyan ang kanyang awards mula sa NCAA, at masasabi natin na isang malakas na atleta si Renzo Bando sa larangan ng basketball, at excited na tayong malaman kung saang liga at team ito maglalaro.